Ayan mga lods, welcome back sa aking channel. So matagal-tagal din tayong nakapag-vlog ng Barracks. Kasi nga, yun, tumataba na tayo. Tapos bagong jupet pa. Tour ko kayo sa mini farm. Mini farm lang muna tayo kasi wala tayong budget sa mga big farm. So mini farm, ipapakita ko yung mga ano yung pinaka best way para mabilis na lumaki yung fry. Saan sila nilalagay. Yung sa akin lang at sa ginagawa ko sa aking mga fries. So mga dati ko pang subscriber, samahan nyo ko ngayon sa bagong episode ng Binsoy Aqua World. Yan mga lods, ito yung ano, ito yung mini farm ko. Kali ito tour ko ngayon. So meron tayong siguro almost 9 ref tub. Tapos dito ko nilalagay yung mga fry ko, 2 weeks old fry, para mabilis yung chance na mabuhay at mabilis na din silang lumaki. So ito tour ko kayo dun sa mga ref tub na ginagamit ko. So punta natin yung isa. Yan, so meron pa ako dito, di ko pa nalipat mga lods yan. So di ko pa nalipat kasi nga nalagay ko na dito, uli ko na na-discartehan na dun ilagay. So dito muna sila dati, so iniisa-isa ko lang muna. So ito yung ano, isa sa mga, ito yung mga natirang ref dito na dapat ilipat ko na dun. So yan, kita nyo yan mga loads, nasa ano na to siya, nasa 3 weeks, almost 3 weeks talaga, 3 weeks old fry yan. So maliliit pa, 2 batch to, baka natataka kayo, 2 batch siya mga loads. Meron tayong grisel at saka double tail mascot, nakikita niyo yan, 2 batch, sobrang dami. So sa mga nagtatanong yan, meron tayong Daphnia moina. Pag sa mga fry na maliliit gaya nito, hindi pa kasi sila nakakain ng 2B fex worm. So pakainin nyo muna yung mga maliliit na Daphnia moina. Mas maganda at mabilis yung paglaki nila. Kita nyo yan. Siguro nasa mga 300 plus to. Hindi ko lang sure kasi hindi ko na-count to. Siguro nasa mga 300 plus fry. Sana mabuhay kasi pag tungtong to ng ano, malapit na mag 4 weeks, is papakainin ko na to sila ng 2B fex worm. Once magpapakain kayo ng 2B fex worm, is check nyo muna yung size nila if kaya na. Kasi minsan, pag papakainin nyo ng 2B fex worms, maliliit pa, na namamatay, kasi yung napapansin ko nabubulunan sila, tapos yun yung cause na namamatay yung mga fry. So puntahan naman natin yung iba dun. Prusensya na mga loods ha, kasi matagalin tayong hindi nakapag tour sa Barracks natin yan. Actually nandun yung Barracks ko yan, nandyan, pero huwag muna natin puntahan yun. May mga fry din ako dun, yung galing dito, pag malalaki na nilalipat ko na doon sa maliit na planggana. Yun yung ano, yung nakasanayan ko. So ito mga loads. Yan, ito yung ano ko, 1 to 2 weeks old na fry. Kasi din yung makita kasi sobrang liit pa. Kita nyo yan doon. Sobrang liit pa niyan mga loads. Yan. So, yung ganun pa rin, same process pa rin pag naglilipat na kayo ng fry, stock nyo good for 3 days yung tubig, tapos lagyan nyo na talisay asin. Yan, i-update ko kayo, di ba? Papakita ko mabilis lang paglaki nito mga loads. Siguro after 1 week i-vlog ko ulit, makikita nyo ang pagbilis na paglaki nila dito sa ref tub. Yan, ito din yan, ito yung ano, batch din siya dun sa kabila, yung una kong nakunan. So half moon mascot at saka half moon mascot red at saka yellow. Yan. So maraming moina. So maaga tayong gumigising kumukuha ng Daphnia. Yan talaga yung pinaka best way kasi sobrang mahal kasi BBS, tapos minsan kasi napapansin ko matagal yung tubo pag BBS lang. Okay lang naman din. So meron silang mga alternative na ginagamit. Sabi nila egg yolk. Pwede din yun, pero di pa ako nakapag-try kasi noon mga loads, kasi nasanay ako dito sa mga live foods. Sanay lang talaga ako sa mga live foods na pwede naman natin kunin dito lang, nandito lang sa paligid natin. So di na ako bumibili, di na ako naglalagan ng egg yolk. Hindi ko pa talaga yun na-try mga loads. Baka i-try ko soon, pero para lang sa content ng vlog. Yeah.
Sa mga nagtatanong kung ano yung nilalagay ko sa tubig, talisay, tsaka asin lang talaga yan. Wala akong nilalagay ng mga kemikal. Talisay tsaka asin lang talaga yan. So nakita niyo yan, hapon mascot yan. Sana mabilis yung paglaki kasi nauubusan na tayo ng isda na namadyar. So dito naman tayo mga Lutz. Yan. Ito din. 1 to 2 weeks old din yan mga Lutz. 2 batch to. Meron siyang crown tail black orchid tsaka DTHM na mascot. So di nyo napapansin, maliliit pa yan. Kasama ng mga amoy na. Kita nyo yan mga Lutz. Maliliit pa yan sila. Kasama yung mga amoy na. Ito naman. Ito yung pinaabangan ko. Ito yung Wesley line. Yan. SR. Wesley line. Kita nyo yan. Yung technique lang talaga, huwag nyo talagang paubusan ang pagkain nyo mga isla. Yun lang kasi yung reason kaya mabilis yung paglaki nila. At saka yung tubig, kung sasabihin nyo ilang beses ko naglilinis, madalang lang ako maglinis ng reptub. Pag nakita kong marumi na talaga, ito yung pansin nyo. Pag nakita nyo na meron ng yung mga maliliit na tinatawag nilang cyclop, yung akala nyo muhay na, alinisan nyo na yung tubig nyo kasi yun yung cause na namamatay yung mga prey kasi yung maliliit na tinatawag lang cyclop yun yung kakain sa mga prey nyo kasi iwasan nyo din mga kitikiti mga Lutz lalo na kung mga maliliit pa okay, ganito okay na pero pag nakikita nyo ganito pa 1 to 2 weeks old so huwag nyo talagang lapalapitan ng mga kitikiti yan kasi baka pansin nyo, mauubos nalang yung mga prey nyo. So naman, yan. Ito yung half moon mascot ko. Yan. Half moon, sobrang laki na. So yan, yun yung sinasabi ko. Kakain na sila ng 2B fex worm pag ganito na sila kalaki. Yan. Pag ito yung ganitong size, yan. Pwede nyo nang lagyan ng 2B fex worm yan, mga Lutz. Kakain na yung mga prey na yan. Yan. So, mabilis yung paglaki nila. Huwag yung kalimutan i-ano nyo pa rin na yung size ng beta kung pwede na bang kumain o hindi di yan nagmamatter kung ilang weeks kasi minsan kasi may mga beta na matagal silang lumaki so kahit na 4 weeks old na maliliit pa rin isipin nyo din yung size talaga ng beta na kayang kumain ng 2B fex worm kasi sabi ko kanina pag pinakain nyo tapos di pa sa saktong size may na-experience ko niyan, namamatay sila kasi nabubulunan sila mga Lutz. Nabubulunan yung maliliit na betas, yun yung cause na iwan ko, baka di makano, di makahinga at di makalangoy ng maigi. Kaya yun, namamatay sila. Nakikita ko na may mga 2B pa, 2B pecs pa sa kanila mga bunganga. So yan. Lahat yan mga Lutz, yan yung mga prey ko. So, meron akong prey doon sa loob. Sa loob dyan. Yan yung barracks ko. Meron akong pride dyan. Meron akong pride dun. Every morning, yung routine ko, binubuksan ko sila. Pag wala akong trabaho, binubuksan ko lang sila. Pinapainitan. Tapos, tinatakpan ulit. So, kailangan din talaga nilang mainitan mga Lutz. Para din mabilis. Isa din yung reason para at cause na para mabilis yung paglaki nila mga Lutz. So, yan mga Lutz. Ito yung pagbabalik ng vlog ko for my mini farm sa mga prey. So susunod naman i-update ko kayo after 1 week pag magja-jar na ako. Actually meron ako dun, marami din ako dun. Pero mag-update ako for 1 week kung ano yung size na pwede nang i-jar sa mga beta prey. So fish out. So yan mga Lutz, ito na naman si Boy Panot. Si Binsoy Aqua World. So maraming salamat sa lahat ng sumuport at ng bubuo ng Binsoy Aqua World fanbase ko dyan. Meron akong Facebook page yan. So pwede nyo paki-follow para mga update na mga isda ko na available at mga isda ko na pina-front sa page ko. Sa mga dati ko pang sabi sa akin, salamat pa din sa walang sawang pagsusuport sa akin. Kahit na di masyadong mabilis, at least meron din namang mga konti na pag-angat sa ating vlog. So, ganun pa rin, don't forget to like and share my videos mga Lutz sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Baka pwede nyo namang i-subscribe. Yan, yung YouTube channel ko para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Dito lang sa Binsoy Aqua World.